Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang ako. Masyado ng common. Ibahin naman natin yung concept natin. So meron siyang helmet bag. Ayan, quality helmet bag. Thumbs up tayo dyan. Bago natin umpisan to, saan nga ba gawa o saan ba nagmula ang NHK helmet? Ang NHK helmet ay gawa po siyang Indonesia. At ang NHK ay matagal na siyang namamayagpag dito sa Pilipinas sa ating market. At patagal na rin silang namayagpag sa mga racing industries. So, matagal din silang nanahimik, no? So, para matagal din silang natulog. So, ngayon, nagbabalik sila at mas pinaastig at mas pinaangas nila yung bagong disenyo. Yung model na meron tayo is glossy type. Shiny, shimmering, glossy. So this is the GPR Tech helmet by Jacob Cornfield, number 84. Si Jacob Cornfield ng Moto3 ay isa siyang rider ng NSF 250R. So mga 250cc yung mga gamit nilang rider. Meron siyang tatlong air vents, dalawa sa bottom, isa sa noo. Ayan. Thumbs up tayo dyan. Bakit? Mas maganda yung cooling system niya pag pinasok na to ng hangin. Ito naman yung air vents niya sa may chin mount. Pin lock ready na siya. Check natin guys yung kanyang lock mechanism. Yan, yan ang kanyang locking mechanism. Ganda. Tsaka and also meron siyang lock visor, which is benefits na benefits siya. Ito yung suotan niya ng ng eyeglass. Kung naka-eyeglass kayo, dito mo siya isusuot. Ang ganda ng kanyang rubber dito sa gilid. Ito lang napansin ko. Sana ma-improve pa ito niya, no? Ni NHK. Malambot siya, tsaka natatanggal, oh. Sana may improve pa siya. Alaki din kasi ng benefits nitong nose guard na to. And at the same time, in humihinga ka sa ilong, yung hangin, yung hininga mo, dumidiretso lang siya pababa. Hindi siya direktong pumupunta sa inyong lens or visor na minsan nagko-cause siya fog. Madali siyang matanggal, oh. Sana may improve yan, ano, ni NHK. Yun lang yung nakikita ko, ano. Tsaka pang ano din siya, pantakip sa ilong. Kung pango tayo. Tumapot sa langit. Yan ang kanyang ano, leather. Tapos ito naman yung kanyang ano, emergency quick release. Ayan, just in case na ma-aksidente or hubarin yung helmet, di na mahihirapan na ito na mismo. Nihila lang to, kabilaan. Ito yung kanyang ano, chin curtain. Alam, siguro ko isa pa rin sa improve. Medyo habaan pa siguro to, mga hanggang dito. Para takip na takip. Bakit? Kasi para mas lalong ma-improve yung kanyang or sometimes kasi pagka wala kasi to, pag wala kasi itong chin mount na to, ito yung nagko-cause ng ano, maingay. Kasi pumapasok yung hangin. So far okay siya, pero siguro ko improve pa nila to, medyo habaan pa nila. Para at the same time, ayan, takip siya, diba? So meron siyang leather type, hypoallergic na ano, na cotton dito para iwas kate sa mga pisngi natin. Ito yung kanyang retention strap, double D,
double D-ring, which is sa mga number one safety for the track. Kung may kipag racetrack kayo sa loob ng track. So, kinagandahan dito na kano na siya, built-in spoiler na siya. Built-in spoiler. Good na good siya for the and this is the version 2 of GPR Tech. Kasi nung naglabas sila ng GPR Tech, yung version 1 is walang spoiler. So ito yung version 2. Thumbs up tayo dyan. Alright, papapansin natin dito ang lapad ng kanyang ano ng lens. Maganda ang kanyang lens angle nito, o yung pagka wide angle. Talagang pag yumuko ka, ikita mo yung pinaka taas. Nakikita natin, is pin lock ready na rin siya. Yan, pin lock ready, ibig sabihin ng pin lock, eh, pwede na natin siyang lagyan ng pin lock sa loob para iwas fog o anti-fog. Especially kapag maulan. So, paano naman daw tanggalin yung kanyang visors? Madali lang naman, sasagad mo lang siya dito. Yan, pag nasagad mo na, ito, hihilahin mo lang ito pa baba. So, bali dalawang kamay. So, pag nahila mo na ito, bang! Isasagad mo pa siya ulit pataas. Itong visor na to, isasagad mo pa siya din pataas para lumuwa ito. Then, bang! Okay na. Lalabas na. Ganda ng kanyang spring, oh. Ganda ng kanyang logo. Tapos ito yung kanyang emergency quick release. So, pag halimbawa na-accidente ka at tatanggalin natin yung helmet dun sa tao, eh, susungkitin lang natin ito. Papasok na natin yung daliri dyan and then hihilahin natin palabas. Diba? So, malalabas na yung ulo nung ano, matatanggalin natin yung helmet and at the same time, ito, magiging ano siya, magiging parang neck guard. And intercom ready na rin siya. So, ito yung kanyang takip. Babalik lang natin. Ayan. So, gusto kong tanggalin ito eh. Teka lang ah. Ayun. 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 So, ito siya. Ang ganda. Ganda ng foam niya, oh. Ang papansin niyo, dito yung lalagay yung mic para sa intercom ready. Kasi may mga tatak siya ng NHK. Ayun, tingnan niyo, oh. Ang kapal ng ano niya, oh. Doble pala kasi yung sa may bandang uluhan niya sa taas. Ayun, oh, doble yung foam. Doble yung foam. Tapos tingnan nyo sa loob, oh. Wow, solid na solid. Ano? May butas siya, yun, oh. Diyan dumadaan yung ano, yung hangin galing dito sa ano, sa air vents natin. Dito sa may bandang ano, oh. Ayan diyan, oh. Dito tsaka dito. Ganda ng ano nyo, foam nyo, oh. Kaya pala sabi ko, ba't ang kapal nung sa may bandang uluhan? Dahil kasi doble pala. Doble pala yung kanyang foam. Ayun oh. Naka velcro siya. Oh. Double support. Kaya pala sabi ko pag sinuot ko siya dito sa may bandang ano, mararamdaman mo talagang para kang ano ka sa mamahaling unan. Ayan, so hindi ko na matanggal guys ha, kasi naka one hand lang ako. So yun. Ayun, ganda. Ganda ng kanyang inner. Inner padding. Kaya yung mga NHK lover dyan, ako, okay to. Okay na okay itong ano, GPR Tech na to. Yung sa mga nagre-race track dyan, na NHK lovers, recommended ko to sa inyo. Ang brand na NHK, eh, may napatunayan na talaga sa atin. Drop test. Gunshot. O gun test. At ang actual video na nag-viral trending noon.
So credit po sa may-ari ng video na yan. So available na po ito sa market, itong GPR Tech, sa halagang 6,500. So included na doon po yung kanyang smoke lens visor. Available to sa shop na Breezy Emporium. Yan, nasa link po natin yung description. And also available din siya sa Casco Market. Yan. Marami siyang design. Papakita ko na rin dito yung iba-iba niyang design. And also available din yung NHK Heavy Raincoat. Yan. So I hope na padala pa tayo ni NHK ng ibang design nila para may review at mapakita ko sa inyo kung ano pa yung mga iba nilang mga line-up helmet. So again, shoutout sa NHK Philippines. Maraming salamat. Hindi naman ako gaano ganun kagaling mag-review. Pero gagawin ko ang aking pinaka-the best para maibigay ko sa inyo ang aking thoughts at impression sa helmet na ito. Alright mga ka-slide safe. So kung umabot kayo dito sa video na to, please huwag nyo pong kalimutan mag-like, subscribe, at comment po. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout sa ating mga sponsors sa InDesign, Emory.ph, sa Breezy Emporium. So yun lamang po. Maraming salamat. JP Raptor, Slide Safe, signing out.